Hello guys, magbablog po muna ako bago kami matulog. Okay, bago kami matulog, every night ang routine namin ay gumawa ng ice tubig. Tingnan nyo kung anong oras na. Yan, mag-aalas 2 na ng madaling araw, buhay na buhay pa kami. Hindi po kami 24 hours ha. Sadyang ano lang, hanggat may bumibili, bukas pa, sakto naman na may mga istubig pang gagawin. So, shout out ko muna yung pumunta sa LS ko kanina na gusto magpa-shout out. Si Erlinda Ricaro ng Riyadh. Si Monica N. Malyari ng Pampanga. Skol Silo, my God. Celone Gonzaga and Jacqueline Montemayor. Zelone Gonzaga and Jacqueline Montemayor and Ramela Pasis tsaka yung iba pa. Yun. May nagtanong kasi paano daw ba kami gumawa ng ice tubig or bumibili daw ba kami tapos tinutubuan na lang. May ganun ba? Syempre, gumagawa kami. Ayan yung tagagawa ko ng ice tubig. Yan, medyo madilim. Ang ginagamit naming plastic ay ito. Sorry, madilim na guys ha. Ito. Shore na plastic. Yan, pang yelo talaga to. Yung isang buong gentong 5, may nabibilhan kami. Yung sa kabilang wholesaler, 85 pesos. Sa kabila naman ay 90 pesos. So, diba, ang pricing ay depende talaga sa lugar. Ngayon, diba nabanggit ko sa inyo na sa lahat ng paghahiwa-hiwalay namin ng benta, ang pinaka-importante sa amin ay yung ice tubig. Katulad nito, pakita ko ha. Yan. Ito yung sa benta ng buuhan. Ito yung sa ice tubig. Ito yung sa wifi. And then, sa load. Tapos, ito nandito sa wallet yung sakalan. Ngayon, bakit mahalaga para sa amin yung benta ng ice tubig? Kasi sa benta ng ice tubig at yelo, dun kami kumukuha ng pambayad namin ng kuryente at sa pambayad namin sa tubig. So, nung pag ordinary days, ang yung walang okasyon lang, isang rep lang yung nakaandar namin. Ito yon yung kundura. Ngayon, dahil nga December, syempre, may okasyon, Pasko, mag-New Year, kailangan doblehin. Pinaandar ko yung isang naming rep. Ayun, hindi masyadong kita kasi madilim. Yan yung kauna-unahan kong ref. Second hand lang yan nung nag-start kami dito. Nabili ko lang siya ng 5,000 second hand. Ang brand niya ay GE. At okay na okay pa siya. So, ang benta namin ng ice tubig, pag ordinary days, walang okasyon, at isang ref lang ang nakaandar, ang benta namin sa ice tubig, na nasa average siya ng 1,000. Wow, sana all. 1,000. Hindi pala, 100 lang. 150. Average mo ay 150 to 200 pesos everyday yon. Basta nag-range siya sa ganun, 100 to 200 na nagaganun na lang. Depende naman, hindi naman pare-parehas ang benta sa isang araw. Pag isang ref lang yung naka-andar sa amin, ito lang naman yung lagi namin pinapandar. Yung kundura na yan. Ngayon, dahil nga December, pinandar namin isang ref. So, dalawang ref yung naka-andar sa amin. Meaning, mas marami kaming maibibenta ang ice tubig at yelo. Diba? Kasi ito lang yung laman ng ref namin sa, ano, yan, wala pa pala siyang laman. Kasi ito pa lang, gumagawa pa lang. Yan, madilim di ba? Okay, ito yung ref namin, second hand na GE. Ayan yung laman niya. Puro yelo yan. Dati meron yan, hati dyan, dalawang may patungan. Kaya lang, nasira na siya kasi nga, ayan o, yan yun o. Kasi nga, matagal na at second hand lang yan. So, ayan lahat yun sa kabilang ref. Sa baba, ano na yan, yun natignan kasi alak and soft drinks lang yan. So, yan yung laman niya dito sa kabila. Tapos, ito pa lang, gumagawa pa lang aking pinaka mamahal at pinaka-hate din. My best friend and my enemy. Yan. Yan yung ice tubig na ginagawa niya. Turuan mo paano gumawa ng ice tubig. Tapos, ilalagay na niya dyan. Meron siyang tatlong layer. Okay. So, yun na nga. Dahil dalawang ref namin ang nakaandar, lalo na ngayon dahil December, para dumoble yung ano man tawag nun? Production yun. Dumoble yung production.
Kasi nga, December eh, di ba, madami tao, madami pera yung tao, tsaka nangailangan talaga ng yelo. So, kaya namin pinaandar yung isang ref. So, meaning, dahil dalawa na yung ref na nakaandar sa amin, mas marami na rin kaming maititinda. Kaya, yung average na dati benta namin sa isang araw, sa isang ref lang din, ay nasa nag-range 150 to 250. Ngayon, umabot siya ng araw-araw na nagiging 500 to 600. Ito yung benta namin ngayon sa yelo at ice tubig ngayong araw lang. So again, hindi naman to sa nagmamayabang ako ganito benta ko ng ice tubig ano no. Kasi wala man ako maipagmamayabang. Share ko lang sa inyo na ganun. Hindi naman to lagi-lagi, okay? Mayroon, hindi naman to laging ganito yung benta namin. I-explain ko sa inyo, kaya naging ganito yung benta namin. Malaki yung benta namin sa ice tubig ngayon. Actually ngayon nasa 600 siya bilang ko. Kasi dalawang ref ang naka-under sa amin, 'di ba? Tapos pag nawalan na ng ice tubig, naubos yung ice tubig, naubos yung yelo, gawa na naman kami ng gawa, 'di ba? So kaya dumoble yung benta namin dahil marami din kaming naitinda dahil marami at naka-under din yung dalawang ref. So ang kapalit naman nun, yung dating bill namin every month sa kuryente na 1,500, 1,800 kapag nag-washing kami, ngayon naging 2,200. Ito yung ano, bill. Pakita. Wait. Ito yung sa ano, binigay na sa amin kanina, sinag-reading na sila 29 ngayon, December 29. Bali, December 30 na kasi madaling araw na. Ayan, tumaas yung kain namin, naging 2,200. Samantalang noong nakaraan, last month, 1,500 lang. Kaya nangyari yan, dahil syempre, dalawang ref na yung pinandar namin. Tsaka diba mainit? Kaya, grabe kami mag-electric pan. So, ang due date namin ay January 3. Ito yung benta namin ngayong araw, binalot ko na siya. Yan, 200 sa tigpi piso. Tapos, 200 din sa tiglima, assorted na yan, may tigpem. Plus, magkano tong papel na to? 2, 6, 7, 8. 180 plus may barya pa doon. So magkano 2 4 5 nasa 600 nga yung benta ngayong araw lang sa ice tubig. So ayun na ngayon guys, 'di ba? Last month ang bill lang namin sa kuryente ay 1,500. Pero ngayon ang laki niya no, naging 2,200 siya. Pero may reason siya kung bakit siya naging 2,200 dahil nga laging nakabukas yung electric pan namin at dalawa na yung ref na naka-andar. So, 'di ba? Makita mo 'yun, okay lang kahit na from 1,500 na bill namin sa kuryente last month to 2,200 na bill namin ngayong December at mag-due date na siya ngayong January 3, mababawi ko siya kaagad. Kasi, di ba katulad ngayon, January 29, benta yan ng January 29 kahit na nagwa-vlog ako ngayon madaling araw na December 13 na kasi madaling araw na eh. So, mababawi ko. Imagine mo kung sakaling bukas, kitain ko ulit siya. Times 4. 6 times 4 lang, di maging 2,400. At 30, 31, January 1, 2. So, kung sakaling kitain ko rin yun, 600 sa loob ng araw-araw in 4 days, is equals to 2,400 bago pa mag-January 3. O, di ba? So, sobra pa. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo kumita ng mas malaki, kailangan din mas marami kayong itinda. Diba? Dati, one ref ang nakandar. Average 150 to 200. Pero normal days lang naman yun. Wala namang okasyon yun eh. So, parang ganun lang. Dun lang nag-average yung benta ko sa istubig and yellow araw-araw. E ngayon, dahil nga December, Pasko, New Year, madaming pera yung tao, bakasyon pa, yun, laging may nagbabasketball, kaya mabenta din yung ice tubig ko. Anyway, dalawa naman yung naka-under na ref, so marami kaming, mabilis kami makapag-supply ng yelo and ice tubig.
Kaya, medyo lumaki din yung kita. Okay, nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Ilalagay na siya ng ayos tubig. Yung ginawa niya, sakto na yan, mahal. Yan yung, dati guys, hindi siya marunong maggawa ng ayos tubig. Ako lahat ng gumagawa. Nakakapagod. Hanggang sa natuto na siya. Kasi yung dati niyang gawang ayos tubig, luyat.